Guilty sa kasong administratibo ang siyam na pulis na sangkot sa shooting incident sa Hulosulu noong June 29 kung saan napatay ang apat na sundalo. Ito ay sina Police Senior Master Sergeant Abdel Zimar Padjiri, Police Master Sergeant Hani Badiri, Police Staff Sergeant Eskandar Susulan, Police Staff Sergeant Ernesar Sapal, Police Corporal Sulki Andaki, Patrolman Muhammad Nur Pasani, Police Staff Sergeant Almudzrin Hajarudin, Patrolman Alkahal Mandangan, Patrolman Rajib Putalan. Ayon kay Internal Affairs Service Inspector General Attorney Alfigar Triambulo, inirekomenda nila kay Chief PNP na alisin ang mga ito sa serbisyo. Dismissal from the service because serious po yung offense committed. There are 4 counts of grievous conduct kasi 4 po yung victim sa pamamaril nila. And then yung victim ayon sa mga ebidensya ay mataas na yung kamay at saka yung mga tama na tagligod. Kaya wala silang chance to defend themselves. So, kaya ang criminal offense noon is murder. 50-day suspension naman dahil sa kasong less grave neglect of duty ang ipinataw na parusa ng IAS sa 3 pulis na nagmamando ng checkpoint sa lugar kung saan napinara ang mga intel operatives ng Philippine Army. Doon inaabangan ng mga siyam yung apat na victim. Yun ang kasalanan nila. Bakit nila inalaw na makikialam yung mga junior officer na hindi kasama sa pagtanap ng checkpoint. And then nagkakaroon ng sagutan, nagkainitan na, nakabuhol-buhol na ng traffic, at saka wala silang intervention. So dahil nagkainitan na sana yung grupo kasi sa tingin nung siya may sila yung sinusurbilan. Base pa sa rekomendasyon ng IAS, hindi rin nakaligtas sa parusa ang dating Chief of Police ng Hulo na si Police Lieutenant Colonel Walter Anayo at Police Captain Ariel Corsino na mayroong 40-day suspension para sa command responsibility at less grave neglect of duty. Sinabi ni Attorney Triambulo na alam ni Anayo na mag-ooperate ang Philippine Army sa lugar dahil kasama umano ito sa mga meeting at pagpaplano ng Task Force Hulo para mahuli ang 2 suicide bombers. Hindi naman niya to deny sa affidavit ni statement ni Colonel Bautista at saka yung inulit ni Colonel Bautista during Senate hearing presided by Senator Bato na talagang nandoon siya at pinagsabihan siya. So ngayon, hindi niya ito nirelease sa mga tauhan niya. Kaya yung mga tauhan niya na-threaten doon sa movement ng mga intelligence officer thinking na sila po yung pinatrabaho. Si Anayo ay pinaslang ng hindi pa nakikilalang suspek na sakay ng puting SUV sa Maguindanao noong November 21. Paliwanag pa ni Triambulo, ipinadala na nila sa Directorate for Personnel and Records Management o DPRM ang kanilang rekomendasyon upang makarating kay Chief PNP. Ngunit si Chief PNP pa rin aniya ang may pinal na desisyon hinggil sa kapalaran ng siyam na pulis ukol sa issue. Sakali naman ani ang katigan o sang-ayunan ni Chief PNP ang kanilang rekomendasyon, may karapatan aniya ang mga akusado na umapila sa National Police Commission. Sinusubukan ng UNTV na kunan ang reaksyon ng mga pulis na sangkot sa insidente, ngunit wala pa silang tugon sa ngayon. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. We'll be right back.